ng mga ahas. Parang may hati sa dalawa. Ipinang-aamoy nila sa paligid at para alam din nila kung saan nanggagaling ang amoy. Fort Pang ang tawag dito. At sa Barangay San Isidro, sa Tampakan, South Cotabato, may isang bata na malasawarin daw ang dila. Ang bata raw kasi may kakambal na ahas. Kaya wala itong kaabog-abog na dinadakma. Ang isang venomous o makamandag na kobra. Uy, kobra. Yo! Mga bata, huwag na huwag itong gagayahin. Oh? Oh, kobra oh? Dinakot na niya. Wala na adlock. Oh? Na, ginadakot pa niya ang kobra. Awa, awa, undra, awa! Uyaw yung bata ni. Nadibadot na sa kobra. Sabi nga bata oh. Dili man ko mamatay man kay naman ko'y kambal. Antod nga, nanganak ko sa iya ha. Pagkuhan ako sa bata, na ay gamay dito nga ka ng manog yapon siya. Ikulbaan ko, gasingit ko kasi kung mama nga. Alam man ay manog diri ah. Ang dila nga ba niya talaga? Pareho sa dila ng ahas? Abot-abot na lang, ma. Ang batang sinasabing may kambal ahas, ang 7 taong gulang na si Kevin o Ken Ken. Kwento ng kanyang ina na si Resley. 3 taong gulang pa lang daw si Ken Ken, mahilig na ito sa mga ahas. Mag-adto na siya sa mga sagbutan dito sa mga bato. Iyan na itong pang ukab-ukabon ba? Ay, gapangita na guro siya ahas dito. Ayaw kay mapaakan ka. Dili man oy, anak siya. Dili man daw siya, bisa mapaakan siya. Dili daw siya maunsa, dili daw siya mapatay. Gaya ng ahas, bigla-bigla na lang din daw itong nawawala. Kaya ba ito? Boy, kobra! Wala rin itong katakot-takot sa mga ahas. Oh? Oh, kobra oh? Dinakot pa niya. Inuhuli at hinahawakan pa niya ang mga ito. Sukad sa pagkabata niya, ma'am, wala gid siya napaakan. Ginadakap, tapos ulit ko sa balay. Ako nga na buyan-buyan, tapos akong duladulaan. Di mo ko magbitin, magpapakan ko. Ginabuhian niya. Di siya palayo na dali ba? Lakaw na. Anao, ginaistoryahan niya, ma'am. Makasabot man po, ma'am. Kay muhawa man po. At may iba raw silang di umano. Kakatuwang karanasan. Giputulan niyang buhok. Di pagputol, naglihok niyang buhok, ma'am. Kakita ko, hala, anak ko. Hala, ginoo ko. Naglihok mang buhok, ani. Ang murago siya, halas nga naglihok. Nagluya, tapos nang nagyelo gud iyang lawas, gibawal na sa katong nanambal nga dili na daw gupitan, pataaso na lang gid daw. Daghan nag-question nga babae daw, ko dili na siya babae, lalaki na siya. Hindi na raw nagtataka si Resley dahil ang kanyang anak ipinaglihi niya talaga sa ahas. Nagbuntis pag nag-adto man akong bana sa sapa gud kay manulo do siya og kanang sanay kaning baki. Pag uli niya dili man baki iyang dala, ma'am, kay kuan sawa. Hala, ingo ko gipatay man ni Muni. Ay, mga on man nagmanom. Ganahan kay ko maghikap sa iyahang ano lawas. Hala, ganahan jud ka anak mo gunit ba magmaliwat gini mo anak ko. Niya siya nga ipaihaw na lang na. Kaon jud ko ato, ma'am, ba? Ganahan man ko kay lami man siya garni. Meron talaga mga tao na naging practice na nga nila yung manghuhuli ng ahas, lalong-lalo na yung sawa, and then kinakatay po nila. Kaya lang sa RA 9147 or Wildlife Protection and Conservation Act, bawal din talaga. Pwedeng makulong isang buwan o hanggang isang taon and magbabayad siya ng 10,000 or hanggang 100,000. Hantod nga, nanganak ko sa iya ha. Pagkuhan ako sa bata, ay, gamay dito nga ka ng manog yapon siya. Kulbaan ko, singgit ko kasi kung mama nga. Alam man, ay manog diri ah. Pag humana, nagtuyok tong manog nga gamay sa bata, gika sa tiilan, paingon sa urag, nagigihalukan yun. Kasi parang abay yun, parang kasabay ba na nagsilang ng bata. At ang pinaka-pruwe ba raw nila na may kambal ahas ang bata? Nabot akong dila. Ang dila nga nito na malasawa. Pag anak na nako, gipadidi man ako siya. Natingala ko nga naghilak man siya. Ingon ko nga halamang unsa man ning dila ni kin. Pikas lagi ni.
17th century, isang Spanish chronicler, napansin niya na marami sa Bisaya ang nagkukwento tungkol sa ahas. Tapos may kambal na ahas nga daw yung isa sa mga dinocument niya. Yun yung mga posibleng pinagmulan ng paniniwala na pwedeng maging kambal ng isang tao. Ang ahas, kapag sinabing pinaglilihan ka, yung kapangyarihan mo, katumbas ng kapangyarihan ng ahas. King Cobra ka bata, isbutang yan niya oh. Hanggang kamakailan lang si Ken Ken na videohan na parang nakikipaglaro lang sa Cobra. Ayaw! Uyaw yung bata ni. Nadibadot lang sa Cobra. Sabi nga bata ni. Hanggang sa pakawalan din niya ito. Pero ang Cobra muling hinuli ni Ken Ken at isinilid sa lata. Oh, oh Cobra oh. Binakot lang niya. Ulan adlock. Oh? Ilang beses pa itong nakapiglas at nakawala. Nan, isu nga bata. Sabi nga bata ni. Hanggang nangyari na ang kanilang pinangangambahan. Si Ken Ken. Natuklaw. Pakan siya. O yung mga cobra, they possess what you call a neurotoxic venom. So they attack the nervous system. Pinapahinto ng kamandag nila yung kakayahan nating huminga. So usually, yung mga patients na nakakagat ng mga cobras, mamatay sila dahil sa respiratory failure. Pwede itong makamatay na mabilis lang na panahon, no? Minsan kalahating oras or even shorter. Gayunman, parang wala lang daw nangyari kay Ken Ken. Kuya yung bata ni, nadibadot lang sa cobra. Katunayan ang cobra, inuwi pa niya at isinilid sa sako. Ingon niya, dili jud niya ipapatay ang cobra. Karon o, naras siya o, yung ginakuan. Itanaw jud niya, nagipasulod niya sa sako. Pero may napansin silang nagbago sa bata. Ang iyang mata, murag nalibak. Siguro sa epekto na to sa manog pagpaak sa iyaham. Abi na kog mamatay na siya, ma'am. With any snake bite, it is automatically an emergency. Basta natuklaw, within a matter of minutes, dapat madala agad sa pinakamalapit na ospital para mabigyan ng antivenom. Kaya agad nila itong isinugod sa health center. Wala man sila ipang turok na antivenom na siya. Mang, uli lang ta. Kaya ni Muke, oh. Kaya rin ako, mang. Dili lagi ko maunsa, mang. Dili ko mamatay, anak ko. Ano man, naamang ko'y kambal. Hindi ko napakan sa kamot. Hindi ko sakit ni bati. Dinala nila si Ken Ken sa manggagamot na ginamitan siya ng ugat ng isang halaman. Gidukduk niya God, tapos gibutang sa kamot ni Kevin, tapos iahanggi, gitayhupan ang ulo ni Kevin, tapos dire sa tangkugo, dire sa likod, tapos sa samari, painom siya uglan na ma. Ang gawa lang yan sa mga kinudkod, tapos piniga, ginagawang langis, ginagawang gamot yan. Naa siya diri sa amo akaron kay dili siya patulogon og 24 hours. Karon imong gibati karon nga natambalan kan, okay na ka? Uy, salamat sa Ginoo. Kinabukasan, tinawagan sila ng ospital at nagsabing meron na silang supply ng anti-venom. Si Ken Ken agad nagpaturok. Ingon ko, ayaw pagsalig Ken kay manog na mapaakan ka, mapatay jud ka, bisag na kay kambal, kay murag na truma ko na itong nahitabo sa iya ha. Ginapangita jud na ako siya. Samantala, nakarating sa tanggapan ng MENRO o ng Municipal Environment and Natural Resources Office ng Tampakan ang tungkol sa cobra na nahuli ni Ken. Muna yung paayang kamot, guys, sobrang hubag lang, wala gid naon sa hubag lang yun siya. Yung cobra na kalagay sa glass aquarium, in-explain ng mga tao ko yung kailangang ma-endorse nila sa MENRO dahil kailangan naming ibalik yun siya sa wild. Na nakaka-harm ka dun sa wildlife. And in that case, yung ahas na yon, yung mamamatay siya or nasasaktan siya or naapektuhan siya dahil kinukulong nga siya. Dahil nga bata siya, pwedeng ang mapaparusahan is yung parents. Kailangan nga ni makagawas para makatawag siya. Kung makulong siya, makulong. Siya nag-ingon sa kuha nga, siya daw mabuhi. Na bawal man na Ken. Binalik namin yung cobra doon sa MENRO kasi bawal daw makulong kami at makasuhan. Na, ginatakot pa yung cobra! Ano naman kaya ang paliwanag ng mga eksperto kung bakit si Ken Ken kahit natuklaw ng ahas, parang wala raw agad na epekto sa kanya ang kamandag nito? Nadibadot lang sa cobra. Gabi nga ba ito?
parang hindi ganun siya kalalim. Unlike yung ibang mga puncture talaga na ahas na makikita mo talaga. Pero mukhang dry bite yung kagat sa kanya. Hindi talaga nag-ano ang venom. Epekto yun ng venom, no? Yung tinatawag nating paralysis. Parte ng pagkilos ng ating mata, meron niyang mga muscles. Siyempre, yung muscles na yun, kapag sila ay nanghina at naparalisa, hindi makaka-focus o hindi makaka-posisyon ng maayos yung mata, kaya siya naduling siguro. Bakit din kaya kakaiba ang hugis ng kanyang dila? Yun ang tinatawag nating cleft tongue o also called bifid tongue. Habang pinagbubuntis pa siya, ay nagkaroon ng malformation o hindi nagdikit yung kabila ang parte ng dila. Inooperahan lang siya. Pag hindi mo siya ginamot ng maaga, magkakaroon ng speech problems yung bata. Magibawalan ka mag-cognitin. Kaya kung yun buhat ka ron, huwag na lang. Kaya lang maling yun. Napakang ko sa kamot, di na ako mag-cognitin. Delikado na. Hindi mamatay na ko. Kung nakita mo siya na mas malayo sa'yo, huwag mo siyang pakialaman, hayaan mo siya kasi kung takot ka sa kanya, mas lalo siyang takot sa'yo. Bawal silang saktan, bawal silang hulihin, bawal silang patayin. Maraming ahas dyan, makamandag, nakamamatay. Oh, oh, kubra oh, dinakot na niya. Mabuting ito'y iwasan at hindi yan bilang ahas o chismis lang. Sabi nga bata niya.